Babaeng yellow belter na bugbog dal sa selos during sa sparring session nila. Gusto ko pong magsalita ngayon. Ito yung kung fu na gusto ko at ito laro lang, diba? Kamakailan may nagdala ng 2-month-old baby sa concert ni J.K. Labaon. Ito ay kamakailan nangyari sa JILF College o Jesus is Lord College, pero mukhang walang sinasamba dito sa nangyari dun sa babae. Siyempre, dito panoorin muna natin kasi nangyari daw to dahil nagkaroon daw ng alleged selos yung coach doon kay Miss Jamie, which is yung babaeng yellow belter. Maunin muna natin para pare-pareho tayo mainis. So, makikita nga nasipa siya sa mukha. Kasi si Jamie, diba, nag-go na sila. Ngayon yung coach ito, parang hindi niya binabantayan, diba? Parang lumalayo pa siya. Alam mo naman na yellow belter yan, na malayo pa ang training kumpara na sa black belter, dapat binabantayan mo. At doon naman sa black belter, alam mo naman mas malakas ka, diba? With great power comes great responsibility. Hindi mo siya kailangan ganun giringin. Diba? Para sa sparring, sa boxing, hindi mo naman kailangan ibigay 100% mo eh. Kasi pinifeel mo yung laban. Ito yung Six Sigma belts na tinatawag. So, makikita mo yung general na kinakailangan mo at strength, di ba, ng completion time. May yellow belt, green belt. Ang yellow belt niya nasa gitna pa siya. Mayroon pang nasa gitna bago ka maging black belter at mayroon pa master black belt. Ang ako, nasanay ako sa belt na magulang ko, malakas talaga yun. Talagang bugbog ka doon. Walang pasa pero maalala mo hanggang pagtanda mo. Hindi siya tinapat sa isang green belt. Kapwa yellow belt. Nakakasari. Halata ka. Ewan, medyo halata eh. Yung galawan dito eh. Pero syempre, di pa tayo pwede magsalita until lumabas niya yung tunay na findings. Ito mo naman yung difference, oh. Hey, Jamie! Gina Gio, ba't hindi ka ba nananalo sa mga kapwa mo black belter? Ano ba naman yan? Grabe naman. Ah, sakit. Aray. Time out na. Hindi kasi ako nagtitake one to eh. Pero tinitake ko to ng masamang loob eh. Pwede ka naman mag-time out, diba? Pwede bang, Coach, ang lakas yun masyado. Tama na. Hindi mo pa pwede sabihin yun? Lakas gago. Ito na nga, makitang warak yung kanyang ilong. Justice for Jamie lumabas. Ngayon na, lumabas na yung mga pasa. Nakastart nga lang daw niya, kakasimula lang niya. Nakakainis lang talaga yung mga itong putang inang porket may kaya, porket malakas, alam mo yun, nakakaasar yung ganun eh. Na alam nyo naman na sparring yun. Ba't naman grabe naman kayo magbigay ng, ba't grabe naman kayo mag-perform? Siyempre, finifeel mo, dapat nga, ano yan eh, dapat nga training session, dapat nga meron ano natutunan niya na huwag kainin yung paa? Coach ka, alam mo pag malakas yung tama o hindi. Kaya sa mga referee, pa na sa boxing, well, yun yung kasi mas na-apply ko, yun yung mas pinapanood ko. Kahit ikaw mismo, bystander o nanonood ka lang, hindi mo makita yung suntok, di ba? Pero alam na ref kung gaano kalakas. Alam niya pag pagbabagsak ka doon sa suntok na yun eh. Maririnig mo yun eh. So dito nagsalita na ang Philippine Taekwondo Association na sinasabi nila na inuuna nila ang well-being at safety ng mga estudyante. At yun ang kanilang highest priority. At sinabi nito na sinabi yan na alam na nila yung insidente yung nangyari at ginagawa nila ang kanila sarili investigasyon para malaman kung sino ba dapat ang mabigyan dito ng mga penalties at karampatan na punishment or kung meron mang legal implications ito sa coach or dun sa mismong black belter. Kasi nagsalita na dito, then pahinga natin ito agad sa GMA, na sinadya daw ng coach yung laban. Kung naman kakapasok mo lang black belter may agad. May benda sa ilong at may pasa sa ilalim ng mga mata. Nang lumuluwang kinwento ni Cindy, di niya tunay na pangalan, ang kanyang sinapit sa training ng kanilang taekwondo team kamakailan. Gusto ko po magsalita ngayon. Sabi na niya po ako, hindi ko na po kaya. Varsity player ang 17 taong gulang na si Cindy sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated. Medyo hindi bagay sa pangalan ng college yung nangyari. So sinabi na nung biktima ng pamilya na talaga daw sinadya to ng coach kasi daw nung February 26 daw na birthday nagpadala daw ng pagkain doon sa team. So sinabihan daw yung sister niya na magdala daw ng pagkain para sa team. Sumabay pa yung boyfriend ng anak niya at sinabi sa kanya ng kapatid na nagalit daw yung coach yung nakitang may bouquet daw yung anak niya. Medyo PDF file ang galawan, medyo creepy, well, hindi nga medyo creepy talaga ang galawan, medyo malagkit ka
isang hayop ka. Ewan ko kung paano pinakita nung coach na galit siya. Nagpaut siya, galit ako. Katanda-tanda mo na, maghanap ka naman ng kaedad mo. So ayun, nagkaroon siya ng mga physical and mental na mga repercussions na nangyari sa kanyang utak. Siyempre, di ba kailangan mo pa MRI, pa-check mo kung ano pa ang kasi hindi mo pa ngayon malalaman yan. Pagtagal-tagal pa nag-heal na yan, kung ano yung mga butas o yung mga matitirang mga gaps. Diba? Eh, dito nangyari sa kakulangan ng utak ng coach o ng black belter man yon na magkakaroon pa ng chance na mabawasan din yung mental capacity nitong biktima. So nag-file na din daw ng charges yung police against the coach violating Republic Act number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. So iniimbestigahan pa daw ng mismo JLCF management yung nangyaring insidente. Hanggang sa ngayon daw, nakasuspend muna lahat ng taekwondo team session alongside the coaches. So, tingnan natin anong mangyayari dyan, pero kawawa na para lang sa selos, mabububog ka ng ganito at mapapahiya ka pa. Sarap pan-organisasyon na dapat parte ng komunidad mo. Diba? Iniisip na parte ka ng pamilya. Kaya ka nga sumasali sa mga organization, sa mga community para maging parte ng community. Pero dito ang ginawa pa ng mismong superior nyo, ng mismong mas malakas pa nga sa'yo. Diba? Mapa-coach man yan o black belter ay ipinahiya ka at in-alienate ka at sinaktan ka pa. Nakakasala yung mga ganito, nag-abuse ng power, kaya talaga dinaanan ko lang ito. Wow! Grabe naman chi energy. Ito yung kung fu na gusto ko at ito laro lang, di ba? Naggagaguhan lang tayo. Walang nabubugbog dapat. Kaya tinanong ko pagkatapos ko na not November. Ay, pwede ba yan? Nakasuit ka? Uy, pocha, the rolling. Napapanood ko kailang pakita yan, ha? Kaya Dolby, yung may pag-ganun pa sa ulo. Ayan. Tingkay ko. Uy, pocha, 36. Gawin na yan sa bilibid. Kahit lima lang yan, bugbog ka. Uy, pocha, sumasa. Hey! May kinakaroke yan. Ganito rin yung tito ko pag nakainom na eh. Oh. My way! Bigyan mo my way. Oh, my way! Ayun pala ako sa kanan. Hello! Magiging ano na rin ako, martial artist. Martial arte. Ay puta, nagdura pa. Kamandura. Bagong punas lang yan eh. Oh, oh! Oh, si Kung Fu Panda. Oh, oh, oh! Sige. Magay. Oh. Ay, ayaw puta eh. So literal ba na talaga naglalabas siya ng chi na ilalabas? Ibabasa yun kayo. Lumayo kayo sa akin! Paano mo magagawa yung tamang moves na ganito yung suot mo? At puta! Ayun nga! Yung pakiyaw snap! Nagawa na yung ginagano sa ulo. Kila Dolphy. Galing mo kayo doon! Woo! Si MJ ito yun, oo. Michael Jackson. Hihihi. Tayo na mo. Mayroon palang palo sa ulo ang martial arts. Tưởng đỡ được. Well, ano, kung fu ata ito eh, di ba? Ito yung best student niya ito yun. Galing ibenta yung ano, yung course niya eh. Boom! Oh! Oh, butsa kaya na. Ayun, mukha nito. Depende ba? What the fuck? Naniniwala kayo dyan? Di lang niya masabi na anong bullshit to. Mukha ba kami discount siya dun sa kurso na to? Basta benta mo yung kurso natin, may cut ka ha? Oh! Sapay! Evasion 300! Oh! Pukunta kayo, bobo naman, parang banda pa ka na gano'n. Sabi, tawa ka daw, huwag natatawa. Marami siya magkatatawa eh! Oh! Kaling mga idol! Okay, sunod na balita kina. Diba? At least ito alam nyo, ganito dapat ang ano natin. Ganito lang dapat yung kung fu na mapagdadaanan mo. Training lang, hindi bugbugan, hindi selosan. Sunod na balita kina. Kapabayaan o cool lang talaga si nanay? Kamakailan may nagdala ng 2-month-old baby sa concert ni JK Labao. At ito yung naging reaction ni JK. At hindi siya nag-just kidding nung nalaman niya na merong baby dun sa kanyang concert. Kung may laki bata, kailangan nyo lagi ng earmuff kasi sensitive yung tenga nito sa mga ganito. Kawawang bata, pero naisip nyo ba yung magulang na hinayaan yung kanya anak na magkaganon? Sensya na kung nabingi na ang baby ko. Lahat akong pake basta magko-concert ako.
So, binakita ka na to pa isang comment dito, sabi niya. Actually, isa sa mga natural ability ng mga babies sa pag-blackout ng sounds. Kaya kahit gano'ng kaingin, nakakatulog sila. Gusto ko na i-blackout ng opinion mo, napaka-bobo. Ano yun, superpowers? Sabo to nakita. Kahit lahat, titignan mo, lahat ng mga doktor, makikita mo, tignan mo lahat yan, hayop ka. Isang YouTube, isang Google search na lang. GMG, Google mo gago. Napakaraming pwede mong tignan. At sinasabi at may pruweba na ang mga kanal ng mga baby ay mas maliit. At yung mga inner ears nila, yung mga hair dyan, ay mas sensitive compared siyempre sa adult. Kasi sa bata pa yan, nag-grow pa yan eh. Sana tayo din pag nag-adult tayo, sana mag-grow din tayo. Hair cells are unique in that they are one of the few bodies that cannot regenerate. So pag nabigi yan, tinatawag mo ng utos ka ng utos, itong nanay, utos ka ng utos sana anak mo. Okay, kung diba, tas hindi ka naririnig, deserve mo yan. Pero hindi deserve no anak mo na mabingi. Na sana hindi kanya talaga marinig. Para lang sa concert, hindi mo man lang maiwan sa kahit saan o madala. Alam ko, minsan gustong-gusto natin pumunta. Pero isipin naman natin yung mangyayari doon sa mga anak natin, di ba? Alagaan naman natin sila. Tayo nga, di ba, napabayaan. Oh, kami ano pala o dami. Iniiwan lang kami dyan sa sahig siya. Oh, good job. Pero hindi kailangan ganun yung susunod na henerasyon. Di ba, ikaw ba gusto mo ba kung yung pinaghirapan mo, maghihirap din yung anak mo? Kaya ka nga nagpakihirap, di ba? Break the cycle. Di hindi break the eardrum. Tapusin natin, di ba? Babyhearing.org. Loud sounds are even louder for kids. Infants in your yard more sensitive to loud noises than adults are because the ear canal is smaller in children. Ito 2-month-old. Hearing damage due to exposure is permanent and cumulative. So palala ng palala yan, palakas ng pabingi ng pabingi yan. Tapos dadakdakan mo yung anak mo pag tanda niya. O loud toys, television volume, events such as festivals, sports events, concert. Diba ni JK na ba ako nakalagay niya? Specific talaga dyan. So diba kaya lagyan mo ng earmuffs tulad nga na sabi ni JK. How to protect your baby's hearing. Ilayo sa magulang na walang pake. Mamaya, pwede ko idalin sa backstage. Hindi tanga ngayon. Inisip mo pa yung sarili mo experience. Hayop. Ito yung magandang tanong. My newborn seems to be completely undisturbed by loud sounds. Ito yung mismong tanong kanina. Yung mismong comment kanina. One thing that surprised me most. So para kasi ang mga baby ay insensitive yan. As in talaga, ito yun, nagpo-focus ka, di ba? Parang di ba sa hindi mo narinig yung nag-uusap sa tabi mo? Di ba kaya nila i-drown out? Meron sila gano'n. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi po papasok yan sa tenga nila. Hindi lang nila nire-register sa kokote nila. At sana mag-register sa kokote nung nanay na to. Huwag mong dinadala yung anak mo sa mga concert. Lalo na ganyan, ganyan ka bata. Ang edad. Ay, excited na ako mag-investment to. Diba yung mga lagi sinasabi? So nabingi na, ayoko marinig yung bala ka dyan. And so ayun, nagigising na sila in 3 to 4 weeks, becoming more alert and unsettled by external stimuli. Yun lang, gusto ko lang sabihin, doon natatapos ating balitang na ngayon, naging external stimuli dito yung black belter. Isipin mo lang yung ingay ng speaker na para mga black belter yan na sumusuntok doon sa yellow belt. So kung gusto yung para mga balitang na, may playlist sa ilalim. Huwag nyo kalimutan like. So click mo na agad yung video na ito. Kung hindi, bubugbugin ka na black belter sa panaginip po habang sumisigaw si JK Labao sa concert. Shoo!